Nay, the treacherous leaders have dealt very treacherously. Treacherous. Fear and the pit and the snare are upon thee, O inhabitant of the earth. And it shall come to pass that he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit, and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the snare. For the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake. The earth is utterly broken down, the earth is clean, dissolved, the earth is moved exceedingly. The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage, and the transgression thereof shall be heavy upon it, and it shall fall and not rise again. It shall come to pass in that day that the Lord shall punish the hosts of the high ones that are on high, and the kings of the earth upon the earth. And they shall be gathered together, as prisoners are gathered in the pit, and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited. Sabay, then the moon shall be confounded, and the sun ashamed, when the Lord of hosts shall reign in Mount Zion, and in Jerusalem, and before his ancients gloriously. Let's pray, Lord. Ang salamat sa inyong mga salita. We pray na kayo pong nagpala. Magagabay sa amin, Panginoon. Again, medyo confusing chapter to, Lord. But sa umpisa, maintindihan namin ang mensahe. As usual, Panginoon, kayo pong magabay sa amin. Magbigay ng talino, ng lingkod. Bawat isa, Panginoon. At, makita namin lesson din dito, Lord. Saan, negative na naman, but may lesson kami makukuha dito, Lord. So, I pray kayo pong mag-gabay sa bawat isa. Salamat po, Lord. I pray for mga gagawin. Sabado, Panginoon, bigyan ng katagumpayan. Bawat isa, magpag-cooperate. Matuto rin paano ministeryo, Panginoon. Pastor dito, we pray sa kanyang kalusugan. Mga pinaplano, Panginoon, na operation, Panginoon. Maging successful itong inyong kalooban. Ang gastos din po, Lord. I pray kayo pong humilos, Panginoon. Makapunta siya dito, Lord, sa August, Panginoon, kaya pong bigay din po ng biyaya, Panginoon, sa bawat isa. Kailangan po, Lord, again, mga pangunawa pong pinapanalangin namin ngayon, gabi kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakapunta na po. Good evening sa lahat. Good evening po. Inahanap ako eh. So, Isaiah 24 na po tayo, no? So, yan, mama. So, balikan lang po natin yung mga ilang, ano, no? Mga five, natin yung mga limang, ano, sinala niyo last week, anong title? One, two, wala. Title, last week, yung Tyre and Sidon. No rest for the harlots like Tyre. And before that, but ye have not looked unto the Maker. Before that, go set a watchman, and then nakedness, a shameful judgment. So again, magpapatuloy po tayo ngayon. Isaiah 24, ganun pa rin ang tema, negative, judgment. But ang special ngayon, kaya pwedeng subtitle nito. Ang title pala natin ngayon is, nabanggit sa, verse ano ba yun? verse yun. Bandang huli. Yan, sa 17, sabi dyan, fear and the pit and the snare. Okay, yan ang title natin yan. The fear, fear, the pit and the snare. Yun lang.
Nalagay ko ata dyan, apandi. Mali na yun, dapat yung wala niya apandi. So fear, takot, pit. Alam niyo yung pit? Hindi yung pinalalakad niyo, ano yung pit? Balon, hukay, yan. Exactly. Ano yung snare? Hindi yung drums, ha? May snare drum. Pero yun ay patibong, tama yun. So bakit kaya yung title natin ngayon, malalaman natin. Pero lahat yung negative. At yung buong chapter actually, halos 90% dyan. Parang yung common na tema sa Isaiah, judgment. Dinidescribe lang kung paano sila husgahan. Pero isang sinasabi, mauubos kayo, mamatay iba, karamihan. So bear with me. Kaya ito yung title natin. So tuloy na natin. So, yun nga pala, recently, sino yung last week? Tyre, no? So, again, siya pa yung mayaman na bansa. Inusgahan ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi natin mayaman. Kala mo, puro sarap ka na lang. At actually, yung mga takot nga actually maghirap yung mga mayaman, eh. Alam niyo ba yun? Na pag binahal mo na yun, maprotektahan mo yun. Kunwari, nakuha mo yun sa panluloko. Nakuha mo yun sa, kung ano man, paano mo nakuha yan. Protektahan mo yung kaya hindi tayo nagtataka minsan yung iba sa mga friendship nila, hindi mabitawan yung friendship sa kung sino yung business, ang hirap pag nasanay kayo, business nyo compromise, so napakahirap yung trabaho, ganun din. So kinasabi yun, yun nga, so yun po yung judgment. Yeah, sa next time sa Tyre kasi mayaman yan. And then yung last nga, yung ganun din kasi ang kaya but you have not looked unto the maker thereof. So salit na sa Diyos ka lumapit, minsan sa iba. Kaya expected na talaga, hindi ka makakabangon. Yung pinag-usapan natin kanina, ganun din yan eh. So kasi nagpabaya, spiritual. Paano ko ba balik? Yun ang tanong. Ramdam mo, gusto mong bumalik? Paano? Eh paano yung mga kapatid din, hindi na alam gagawin, paano din? Ito niyo, sa Diyos kayo tumingin, humanap ng solusyon sa mga ganyang pagkakataon. Ang hirap nintindihin, tanongin mo si Pastor. Oo, oh, siyempre, naalam ko yan, pero yung mga bagay na nakarelay natin sa inyo eh, kung natututo kayo. Then before that, go set to watch. So anyway, isa-isa na lang ito, medyo mahaba, pero saglit lang po ito kasi, again, mga ano lang ito eh, mga judgment. So sabi dito, so ang tanong pala, kasi last time may lugar eh. Ito kaya, walang binanggit na lugar, kaya wala tayong geography ngayon dito. So pero malinaw to, kaya tinitingnan ko kanina, baka magkamali ako. City na naman yung sinasabi dito. So kaya yung chapter 22 ba yun? Ang binanggit ko na Jerusalem ulit. Tama ba yan? Ayan. So, hindi sinasabi dito, pero actually, Jerusalem. So, ganun nila sa chapter 24. Alam nyo na, sila bida dyan. Bida at kalaban. The same time. So, makikita natin na mainly sa Jerusalem na naman to. Pero mamaya, kaya hindi ko pa nabanggit yung ano, no? Ang title ulit natin is Fear. Alam mo, tango agad. The Pit and the Snare. Kung may subtitle, itong subtitle ito, parallel in Isaiah 24 sa Revelation. Okay, so yun yung magiging guiding ano natin. Principle, kasi makikita natin yung parallel talaga sa end times na naman. Okay? So, isa-isa natin. So, behold, the Lord make the earth empty and make it waste and turn it upside down and scatter abroad the inhabitants there. So, again, ito na naman daw yung mangyayari sa lugar na to. Pag ikaw ay in-empty, anong ibig sabihin nun? Mawawalan. So, nakakita na ba kayo ng binahang, ano? Yung Bacolod daw, ganun, di ba? Tama ba, Bacolod? Sabi ng Leyte. Yung Yolanda, Bacolod niya ba? Ha? O, hindi, hindi. Tacloban. Yan, Tacloban pala. Nakita ko sa TV yung talagang ubos, sabi nung in-interview. Wala nang Tacloban. Kasi pag inuubos yun, makikita mo, wala na, nasa yung bahay, wala. Nasa yung mga ano, wala. So, ganun din pag ginera, makita niyo yung Ukraine. Ganun din. Maraming building, ubos. Hindi naman, pero may mga ruins, pero hindi ka natitira doon. Mahirap na, matagal ulit yung may develop. Yung ano naman, sa Mindanao, ano yun?
Ha? Marawi. Ganun din yan, no? Ubos. So, nakikita yan. So, pag ang Diyos ang gumawa niyan, ubos. Pero ito mapansin ninyo, yung medyo generic siya, hindi lang sinabing Jerusalem, hindi sinabing, sabi dyan, the earth. Okay? So, ito na, yung parallel sa end times. Kasi end times, pag pinarusahan, buong mundo. Okay? And it turned it upside down. Sabihin, talagang makikita ko, bumaliktad yung kotse, bumaliktad yung, sa sobra yung parusa. And scattered abroad the inhabitants there. So, yung tao, syempre, magkakagulo. Tatakbuhan na. And it shall be as with the people. Ito yung medyo parang nakakalito, pero hindi rin mahirap ito eh. Magkakagayon daw na yung mga tao, ganun din yung priest. Kung ano yung servant, ganun din yung master. So, mga magka-opposite ito eh. People, syempre, priest, mas mataas, di ba? Parang likod ng Diyos, tapos yung common people, yung servant, master, magkahiwala yan. Pero parang magkakapareho daw sila. Nakuha niya ba yun? As with the people, so with the priest. Ibig sabihin, kung anong meron yung tao, gayon din naman ang priest. Ganon din yung servant, kung ano may servant, yung master, yung maid. Alam yung maid. Mga babaeng katulong. Ganon din daw sa mistress. Mistress, parang yung ano naman. Alam si Sarah, di ba? Boss niya si, boss siya ni Hagar. So, ibig sabihin nun, parang boss na babae, mistress. As with the buyer, so with the seller. So, magkabaliktaran yan. Pero yung panahon daw na to, magkakapareho lang sila. In what way? Kaya, makikita natin. Yung lender, alam yung lender? Nagpapautang, nagpapahiram. Sorry. At yung humihiram, parang pareho na. Walang pinagkaiba. Yung taker of usury, nagpapautang, nagpapatubo. Ganon din naman yung tinutubuan. Ano ito niya sabi dito? Kasi nga, pag hinusgahan na yung bansa nyo, wala nang boss-boss dun. Kasi wala nang boss, wala nang trabaho, wala nang business. Paano ka pa naging boss? Yung boss mo naghihirap, yung ano, naghihirap din. Yung priest naghihirap din. Yung common people naghihirap din. Naitindihan niyo ba yun? Kaya halos magiging pareho na rin sila. Ganun din. Sa palagi mo, uy, utang mo sa akin. Isingilin mo pa ba yun? Wala akong mabahin sa'yo. So, matindi yung nangyari dito. Ano pa? And the land shall utterly emptied and utterly spoiled. Pag sabing empty, mawawalan. Bakit mawawalan? Kasi nanakawan. Ganun po nangyari sa gera. Kung meron kayong magandang bagay dyan, like siyempre yung mga precious stones and gold and kung ano man yan, kukunin niya ng mga nanalo. For the Lord has spoken this word. Ibig sabihin, mangyayari talaga yan kasi sinabi ng Diyos. Okay? So, at this point, alala ko po yung time na parang yung mga 2000, ano ata yun. Bago pa lang ako nagtatrabaho nung sabi sa radio, sa radyo. Yung mga 2002, ganyan, 2003. Tinatakot kami ng mga balita. Pero totoo din. Sabi yung dollar, aabot yan sa 60. 60 is the $1. E na, dati pa yun, siguro mga dollar pa lang nun nasa ano. Mga ganun, 40. 35, ganun pa lang. So, sabihin nun, may mga taong hindi pa nangyayari, alam na nila yung mangyayari. Bakit? Pinipredict na nila kasi alam nila kung paano mangyayari. Pero hindi nangyayari. Hanggang ngayon, di ba? So, pero pag yung Diyos na nagsabi, ubus yan, mauubos na lang kasi sinabi ng Diyos. So, another point lang yung kailangan nating matake, mangyayari pag sinabi ng Diyos. Nakuha nyo ba yun? Hindi siya nagsasalita ng basta-basta lang. Parot ka ba? Di ba? Alala nyo. Lalo ang Diyos. Pag sinabi niya, may dahilan, mangyayari yun. Move on tayo, sabi dyan, the earth mourneth and fadeth away. So again, ha, earth na naman, hindi lang basta Jerusalem. Pag sinabi fade away, lumiki, kumukupas, the world languisheth and fadeth away. So inulit pa yung fadeth away. Ano yung languish? Ito po yung, as in, the haughty people of the earth do languish. So hindi pala lahat. Kasi mamaya sabihin dyan, hindi lahat eh. May mga matitira. Ano yung language yet? Ito yung pag kumikilos ka, parang hinang-hina ka. Okay? Ganyan daw mangyayari. Sa end times, ganun-ganun ang mangyayari.
The earth also is defiled. Alam niyo yung defiled? Dinumihan. Under the inhabitants thereof. So yung earth daw dudumi dahil sa mga nakatira doon. Alam natin yan, di ba? Pero sa Bible kasi madalas morality pinag-usapan dito, di ba? Paulit-ulit po yan sa Bible. Ay Moses pa lang, di ba? Ah, Moses, Noah. Bakit niya inuubos yung mga yun? Kasi violence, sabi doon. Di naman yung ginawa ng Diyos. Inuubos ngayon yung tao doon. Ganon din sa Jerusalem. Kaya inuubos sila doon. So, parallel sa Revelation, ganon din. Di ba? Ubusin yung ano eh. Ang daming plagues, apoy, and may hail, later may yung mga ano ba yan? May lason, yung ano, wormwood, yung pati livers, ang wala, pati sun, may apektado. Okay? So may parallel siya. Ito binigay dito, bakit? Bakit daw nadudumihan ng mga nakatira sa mundo, yung mundo? Okay, kasi pwede ganito, yung ibang mga tao ngayon, loko-loko, pero gusto nila malinis yung bahay, malinis yung opisina, save natin yung whales, huwag nyo mapatayin yung whales ha, kasi mabuti tayo mga ano. Pero mga bastos, yeah, mga sakim, mga magnanakaw. So dinilinaw dito, kaya na dumi, yung duming dito, hindi lang basta dumi, kasi yung earth, though yung plastic, huwag kayo magtatapon, pero mas nadudumihan yan. Pag yung mga nakatira doon ay, ano nga, amaya, sabihin din dito, yan, because they have transgressed the law. Kung may binigay na batas ang Diyos, hindi mo ginagawa, or ginagawa mo hindi mo dapat gawin, nadudumihan yung mundo. Actually, ganun din sinabi sa Promised Land. Kaya pinaalis, pinapatay ng Diyos lahat yung mga yan eh. Marami doon, mga bakla, alam nyo ba yun? Yung mga abomination na sinasabi doon. Ba't kaya papatayin ng Diyos itong mga Jebusite, Perizzite, Girgashite? Bakit kaya? Madudumi, yun ang tawag doon. Gusto silang mawala, gusto i-wipe out. Change the ordinance. So ito medyo may nod sa mga Hudyo kasi sa kanila binigay yung mga kautosan eh. And broken the everlasting covenant. So mga Hudyo na naman yan. So actually sa tao yun, sa sanlibutan yun eh. Yung huwag kang papatay, kanino ba binigay yon? Sa Hudyo lang ba? Pero sa lahat. So, pero may, again, may nod yan sa mga Hudyo. So, nakikita nyo na? Galit ang Diyos pag dumudumi yung sanlibutan, lalo na morality. Ibig sabihin, mga bastos, mga mag-anakaw, mamatay tao. Galit na galit ang Diyos dyan. Alala nyo sa Manasi, ganun yung sinasabi lagi. Tuloy lang natin. Therefore, had the curse devoured the earth. So again, picture na natin yung Revelation, but galit na galit yung Diyos, ibubuhos niya sa loob lang ng 7 years. No? Halos, may mga 3.5, ganun pala eh. Pero nung umpisa pa lang, may mga earthquakes na eh. So ba't ganun galit ang Diyos? Kasi nga, sinumpa na. Okay? And they that dwell therein are desolate. So kasama na rin yung mga nakatira doon. At kung alam again yung balikati sa Daniel, sa Revelation, dami yung taong nakatira doon. Kasi pag pinaulan na naapo yan, sino maapektuhan doon? Lahat, hayop, tao especially. So yan, therefore the inhabitants of the earth are burned. Kami yan, baka ulitin yung fire dyan. So ba't sila nasunog? Eh, isa sa mga plague, apoy. Kasi sabi ko, and a few men left. So meron naman. Now, kung alam nyo sa Revelation, di ba, puro third eh. A third of the sea, a third of the ocean, a third of the rivers. So, hindi pa rin. Third lang eh. Eh, kaso pag nakailang third ka na, ubus na ba yun? Hindi pa kasi yung third nung natira eh. Kung alam nyo yung fraction, di ba? So, kung nga sabi ating, ano ba, kung natin, 9 billion. Anong third nun? 3 billion. So, nung unang, ano, plague, kung having a third, 3 billion, patay. May natirang 6 billion. Anong third ng 6 billion na natira? So, makita nyo, hindi ubos. So, pero marami mo uubos sa dami nun. Kaya banda ulit, pag nakailang third yan, tapos may ibang pinatay ng konti na lang ang matitira. Ituloy lang natin. The new wine mourneth
the vine languisheth, all the merry hearted do sigh. So ngayon parang person ano to, no, talinhaga, parang naalala mo yung mga good times. Ano ba yung mga, pag may good times, ano meron dyan? Kainan, inuman yan. Okay, hindi laging alak ha. Minsan tayo rin, inuman tayo ng juice. So sabihin, hindi makakalimutan na yun. Pati yung vine, ay, wala nang pumipitas ng ano, napabayaan na, parang sa alala. Di ba, naalala, nakita yung isang field doon. Mga ano daw yun eh. Ano may pinabayaan doon? Mga dragon fruit. Eh, sabi mo, tinamad dyan. Ano ko? Napabayaan na lang. Parang ito, yung vine, wala na. Lanta-lanta na. Di na, iba na yung tumubo. Kasi namatay na yung mga tao. The merry-hearted do sigh. Yung sinabing sigh ay parang malungkot. So, dating masaya, malungkot na. The mirth of tablet season. Pag mirth, parang kasiyahan din yan. Tablets, yung tinawag. Napatugtog sabihin, mawawala na, wala kang tugtugan dyan. Tugtugtog mo, pinapatay na nga sila ng Diyos eh. The noise of them that rejoice ended, the joy of the harp ceased. So harp, another musical instrument. Sabihin, hinto na yan. Ganun din, they shall not drink with wine, they shall not drink wine with the song. Strong drink shall be bitter to them that drink it. So umiinom pa rin. Masin nyo ba yun? Pero wala na daw kanta. Ibig sabihin, malungkot na. Nakakita mo siguro kayong ganung umiinom, di ba? Huwag kayo inom, mag-asaya, pero ang lungkot. Di ba? So kasi inalis na ng Diyos sa kanila yun. Kung ang daming famine, eh, kahit may natitira ka pang ano, ang lungkot mo na nun. Para nakikinita-kinita mo na yung mangyayaring negative. Dabig ka rin na, the city of confusion is broken down. So, naalala niyo po yung last week, tsaka sa mga ibang week, di ba, yung mga cities ang tinutukoy lagi niya. Kasi doon nagkumpulan yung mga tao. Maunlad dyan eh. Alam niyo ba yun? Kaya madalas yung city sumuunlad kasi maraming tao nagutulungan. Kung maayos pa yung patakbo niyan, yayaman yan. Kaya sabi dito, city of confusion. Ayun na, nalito na. Sa halip na, maunlad, pag talaga hinusgaan ng Diyos. Alam niyo ba yung San Francisco daw ngayon? Dati laging laman ng ano yan, maganda yan, di ba? Ngayon, kadiri na daw. Ano yung San Francisco? Sa Amerika? Parang Hong Kong din, ganun din. Lalo na yung San Francisco daw, talagang puro tae na daw yung ano. Dami kasing mga homeless person. So, hindi malayo mangyari yung paghinusgaan kayo ng Diyos. By the way, maraming bakla sa San Francisco. Oh, isa yun sa mga active dyan. Kaya, ano na sa kanila yun? Judgment. So, ina-imagine nyo ba? Ano mangyayari doon? Broken down. Nasira na. Every house is shut up that no man may come in. Parang last week din. There is a crying for wine in the streets. All joy is darkened and mirth is of the land is gone. So, paulit-ulit yung crying, then yung mirth, yung kasiyahan na wala na. In the city is left desolation and the gate is smitten with destruction. So paulit-ulit lang, ibang way lang sa sabihin isang the same thing, no? So bakit sa iniwan, either namatay ng iba or naglikasa ng iba. Okay, yung gates sila. When thus it shall be in the midst of the land among the people, there shall be as the shaking of an olive tree and as the gleaning grapes when the vintage is gone. So ito, done. Okay, so ito na naman yung mga nod, no, sa end times. May binabanggit na sa end times yung shaking of the olive tree. Alin sa Matthew ata yun. Parang earthquake. Pero hindi lang daw yung earth ang isheshake, pati heavens, di ba, sabi rin doon. So parang kinumpara din niya sa puno eh. Alam niyo na siguro yung puno, di ba, pag binawa, ano mo, nuyog-yog mo, nalalaglag yung mga, kung meron man, prutas, pati mga dahon. And as the gleaning grapes when the vintage is done. So parang harvest. So ano masama sa harvest? Well, merong parable si Jesus, yung end times is harvest. Nalala niyo yun. So kasi nga, yung mga tatapon sa apoy, yung mga prutas, igagather, lalagay sa maayos na lalagyan. So, kinukumpara po yun sa end times, kung saan yung mga ligtas, langit,
mga hindi ligtas, impyerno. Pero bago sila yung impyerno, dito pala sa lupa, papahirapan pa sila. So, kaya yung harvest is a picture of sa end times and judgment. They shall lift up their voice, they shall sing for the majesty of the Lord. Dito yung medyo nagbago yung tema, di ba? Kanina po, pinaparusa ha, pinapatay, nauubos. Sinong kakanta ngayon sa Diyos? O di ba ganun din sa end times? Matutuwa yung mga ligtas. Sabi sa Revelation 6 and then sa 7, andun na sila sa langit. Anong gagawin nila? Noong una, maawa ka sa mga nasa, pero bandang ulit, pupuri ka, Lord, sige, matayin mo na yan. Kasi, yun naman ang righteous judgment ng Diyos yan eh. Pag ginagawa niya yun, masaya na tayo doon. Kaya sigurado yung ligtas kayo. Amen? Amen. Kaya tayo yung kakanta doon, sisigaw, kakanta. At ganun sa Revelation 6, 7, then 14. Ay, nakita niyo yan? Wherefore glorify ye the Lord in the fires. Yun na, isasag yung fires kanina. So pag sinusunog niya pala yung mga dapat sunugin, parang ang balita pa lang yun kay Trump eh, no? Totoo kaya yun? Ang daming yan eh, ewan ko. Ang daming yung ano eh, parang dito to, pero ewan ko. Pero medyo... Hindi mo alam eh, kasi ang daming ano eh, red flag. But anyway, gusto ko sabihin doon is, yung pag hinusga na, sabihin natin totoo yun. Kunwari, binalak ng ano yun. Si ano lang, ano ba to? Pinatay nilang sa ano, Al-Qaeda. Si Bin Laden. Nung pinatay si Bin Laden, tuwan-tuwa yung mga Amerikano, USA! Kasi talagang pineste sila nun eh. Kung totoo again yun ha. Kung di inside job yun. But anyway, tuwan-tuwa sila nung hinusgaan, nung ginawa kay Bin Laden, pinatay, pinasok yung compound, nagtatago siya sa ano, kala niya, walang makakita sa kanya. Pinatay siya, pinasok ng mga Navy SEALs. Patay. Kaya ngayon, ganun din tayo. Pag hinuhusga na yung abaka, ganyan. Gusto nyo pala pride, ha? Pride, proud pala kayo, ha? Eh, sinusunog na sila. Kaya sabi dito, glorify the Lord in the fires. Pag hinusunog na sila, even the name of the Lord God of Israel in the isles of the sea. So, ganun yun. From the uttermost part of the earth, have we heard songs. So sa Revelation, meron ding songs, di ba? Ganun din, pagkatapos nun, magkakantahan na yung mga ligtas. Even glory to the righteous. Unang Panginoon, and then yung mga ligtas. But I said, my leanness, woe unto me. So medyo na natauhan si Isaiah dito, kung sa siya man ito sinasabi dito, ganun pala mangyayari sa atin, tayo mag-glorify, tapos tayo dito, parang hindi tayo namubuhay na parang tagalangit tayo. Nakakasunod pa ba kayo? Pwede, i-review ko yung mga preaching natin. Makinig lang kayo, makukuha nyo rin yung aking style. Pero minsan kasi mabilisin yung transition. Anyway, so yun, so... Woe unto me, the treacherous dealers have dealt treacherously. Nakakabululba, treacherous. Huwag sabihin, mga manluloko, mga taksil. May mga ganun bang tao? Kasi nasabi niya dito, sa Isaiah, kasi may kasalanan din sa Isaiah. Kasi nakita niya kasi dito, kasi may mga nagturo din sa kanya eh. May mga niloko sila, niloko tayo. Kaya ngayon, pag tinignan tayo sa harapan ng Diyos, para tayong kadiri. Ay, ganun yung sinasabi lang dyan. Ito na yung title. Kaya ngayon, fear. The pit. So again, ang impyerno, madalas yung sinasabing the everlasting or bottomless pit. So alam niyo yung pit, bangin. Eh, pag sabi bottomless, alam niyo yung bottomless, di ba? Pag mahilig kayong sa iced tea. Kaya yung bottomless, may bottom to ha. Kaso yung nilalagyan ulit nila. Nire-refill. So kahit inumin mo na inumin, meron pa rin. Bottomless. Walang katapusan, walang dulo, walang ilalim. Pwede bang walang ilalim? Meron bang walang ilalim?
Walang iba, yung piano lang. Kasi nung alam yung earth, di ba? Yung pinakailalim nun, nasa core na, yung piano yun, nasa ilalim nun. Hindi siya ilalim. Ay, pagbilog yan, ilalim ba yun? Yung gitna, ilalim ba yun? Ilalim din, para dito. So, kaya bottomless, ibig sabihin, pag nandun ka na, hindi mo na alam yung taas at ano eh. Taas at mo pa. Anyway, yung fear, the pit, and the snare. Anong pagkakapare-pareho niyan? Sinasabi dito, nasa iyo yun. Yung sino man yung tinutukoy niya ditong tao. Obviously, yun yung mga hindi ligtas. Ang tinutukoy niya dito, yung mga inhabitant of the earth. Ngayon, kasi sila, matitira sila dito eh. So kaya again, yung sa Revelation 6 naman, di ba, parang takot na takot yung mga nadaanan din natin dito yun. Alala nyo? Yung takot na sila, sabi nila sa mga bundok, tabunan nyo na kami. Mas takot sila sa Diyos kaysa matabunan ng ano. Kasi nga, alam nila kahit sa impyerno, maaabot sila ng Diyos eh. Ito nyo ba yun? Nakita nyo ba yung taong takot na takot? Lalo yung mga pupunta sa impyerno. Nararamdam nila yan eh. Kaya nga hanggat mari tayo, maligtas ta. Magligtas ka na, maligtas din sila sana. Amen? Pero pag ikaw di mo inaaral yan, wala. Hanggang ano, hanggang awa ka na lang. Hindi naman talaga madali, pero nakakaawang nakakatakot to. Lagi na, fear, the pit, and the snare. Parang trap. Diba? Kaya tayo ngayon, puro aral tayo. Parang iba, mapakawalan mo. Nakakita na ba kayo ng, ano, sa mga feed ko? Ganun madalas eh. Yung mga, by the way, yung kambing natin, na-trap dun sa tricycle. Hindi di ba yung, ano, sa mga feed ko, yung ship din, na-trap sa ilalim ng, pag pinakawalan niya, laglag na naman. Syuma-syuma talaga eh. Isang ganun yung mga tao eh. Natatrap sa kalokohan, kasinungalingan, Satanas, tsaka mga kampo ni Satanas. Alam niyo ba yun? Kapag again, pag soul winner ka, alam niyo yan. Soul winner ka, alam niyo yan. Preacher ka pa. Pag lumalalim yung pangunawa mo sa kalooban ng Diyos, tsaka sa mga bagay na to, minsan ka, yung mga false teacher, kitang-kita mo din. Ano ka naloko dyan? Talino mo pa naman. Calvinist. Paano mo? Ano, hindi yun iniisip lang ng isang tao. Hindi nila nabasa sa Bible yun. May nagturo sa kanila outside of the Bible, and then ginamit lang yung Bible para pang-trap. O di ba dapat maniwala tayo dyan? O yan nasabi dyan, no? O, ano masabi dyan? Wala nga Bible yung Calvinist. Ano nang nagamit ng Calvinist? Yung? O, nakita mo, predestinate. O, kita mo na. So yung iba, predestined sa impyerno. Wala sinabi doon. O, pero ginamit lang yung Bible para pang-trap. Para yung mga hindi nag-aaral, yung mga tatamad-tamad, yung gusto sa payabangan. Kasi yung Calvinist, gano'n, payabangan yun. Kasi yun, pinapaingil lang ako eh. Dalawa sila, nag-uusap sila. Oh, gano'n nga yun, tama. Oh, tama ka talaga. Ay, mga Armenian, ganyan yun. Parang dalawa lang Armenian, Calvinist lang. Gano'n na style nila eh. Sulit nito ha, kaya sila ngayon, yung mga matitira, ang common sa kanila, takot yan of course, and then impyerno, yung mga ina-expect na, yung snare. Kawawa, natrap ka doon. Imagine mo, natrap ka sa isang pit, tapos, parating na yung sunog, kunwari, patay ka na. Ganun exactly mangyayari sa mga ano, sa mundo eh. Kaya ngayon, alam niyo ginagawa ng billionaire, gusto nila makawala sa earth. Hindi sila makakawala, saan sila pupunta? Iba, Mars, sa pelikula lang yun. Hindi sila makakawala dito. Hindi ito lang ang buhay. So, anong ano natin dito? So, maging soul winner nga tayo. Hindi sila. Kasi yung mga yan, na-trap lang yan eh. Kaya, yung nakakita daw kahit daw hayop, pag tinulungan mo yan, tatanaw daw ng utang na loob kung gano'ng katotoo yun. Pero dahil mo kasi nakikita eh. Yung mga na-trap na, ano, di ba, yung tiger. Tutulungan mo ba yung tiger? Hindi ikaw pinatay nun. Pero nung pinakawalan niya, maingat naman siya. Ano, tiger, lion. Nagpasalamat pa. Hindi siya kinahin kasi nakita, tinulungan siya, di ba? Iba naman, ayaw nakikita sa ano eh. So yun, yung turtle na inalisa ng ano, di, turtle na. So, ganun po yun. So, yung pag nakakita kayo ng kaluluwa ngayon, tapos sabihin ko na, panatig kong panatig ko kay Soriano, maawa ka lalo dun. Kasi ang hirap makawala dun.
Yung Katoliko din, pag ano pa nila, paglalaban pa nila yan. Iglesia ni Soriano, Iglesia ni Manalo. So, ayun. Again, ang kaya natin, hindi ko kayo pinipilit kung di nyo kaya. Amen? Ay, sabi ni Pastor, wala nang pag-asa to sa palagay ko, meron pa. Di, sige, subukan mo. Pero bandang huli, kung ano sinabi sa Bible, yung matuto. Pag-ingatan mo yan, pag sinabi sa Bible, wala nang pag-asa yan. Unless napakagaling mo, mas magaling ka pa kay Jesus, di ba? So, ganun, may iba, ganun kasi. Kaya nabanggit ko nga sa inyo yung kilala namin eh. Kasi ngayon, tinatanggi na. Wala nang ministry yung church namin na ganyan, sa bakla daw. May mga bakla dito, sino, tutulungan namin kayo, share na lang, lalokohin ka lang. Eh. So, fear the pit and the snare. Tatlong bagay na nakakatakot, nakakaawa. Kasi sabi niyan, are upon thee, O inhabitant of the earth. So parang tinatakot natin sila. May na-warning yan. At alam na natin yung revelation, mangyayari yan. Tuloy lang natin namin, balikan natin yung tema. It shall come to pass that he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit. So parang nabagin ko rin yung ship. Sige. Tulungan siya pag ano. Oh, salamat, nakalagda. Nakalaya na ako, hindi maingat, nalaglag na naman. Kaya, andun siya sa funniest video. So dito, pag ito yung problema. Pag nakawala sa isang bagay, kunwari, ah, mali pala yung Katoliko. Sige, malis na ako dyan, napunta ka naman saan? Iglesia ni Manalo, di parang wala din. From the noise of the fear shall fall into the pit, and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the snare. For the windows from on high are open, and the foundation of the earth do shake. Ito nga, medyo mahaba, no? Pero napansin nyo ba parallel again sa Revelation? So, sino daw yung malalagay sa, ano, sa pit? 1,000 years. Si Satan, di ba? So, of course, yung angel doon, si Apollyon or Abaddon, lingkod ng Diyos yun, ha? Hindi yung demonyo. Yung iba sabi, demonyo do. And then, ano may marami dito, pero nakabukas daw yung opens on high, yung windows from on high, in the foundation of the earth, do shake. So medyo ganito kasi, pag Isaiah, binibigyan ka lang ng, ano, ng hindi ganun kat exacto yung sequence niyan. Kasi nga, hindi naman, ang Isaiah, hindi naman to detalye ng end times. Pero binibigyan tayo ng mga items na familiar sa atin, kung alam mo yung ano. So kaya yung shake, ano yung shake pag earth? Pag nag-shake ang earth, ano yun? Ang daming earthquake sa Matthew 24, saka sa Revelation, di ba? Tuloy ko lang. And then the earth is utterly broken down, the earth is clean dissolved. The earth is moved exceedingly. So nagumagalaw, again, earthquake, at pwedeng binabagsakan ng mga hail, clean, dissolved, natunaw na. Sinabi rin niya sa Revelation, di ba? The earth shall reel to and fro like a drunkard. So nakita na ba kayo ng lasinggero, di ba? Pagsusuray-suray. So hindi fix ni stable, and shall be removed like a cottage. Yan, hindi ko alam ano yung cottage to. So, siguro yung mga ano yung cottage, mga basta parang bahay o parang ano lang na hindi matibay, di ba? Alam niyo nang yado pag binagyo. And the transgression thereof shall be heavy upon it, and it na yan, earth. Okay? And it shall fall and not rise again. Actually, ganun-ganun yung exact mangyayari sa Revelation. So, pero, i-restore later ng Diyos. Pero bago i-restore ng Diyos, yung talagang sira. It shall come to pass in that day that the Lord shall punish the host of the high ones. Okay, Revelation na naman. So, sa Battle of Armageddon, specific doon, sinabi doon, mga kings yan, mga soldier, mga pinakamalalakas, maglalabanan nilang Panginoon, nakasip kaya nila. Diba? So, ganun na naman eh. And the kings of the earth upon the earth, they shall be gathered together. Okay? Revelation 19.
Kaya sabi dito, as prisoners are gathered in the pit, and they shall be shut up in the prison, and after many days, they shall be visited. Ano yun? Impyerno na yun. Pag maraming araw, bibisitahin pa ba yung nasa impyerno? Meron ba sa Revelation, binisita yung nasa impyerno? Meron, kaya nga sinasabi natin parallel to. Di ba sa Revelation 20, 14, and 15? Hindi sila binisitang ano doon. Sabihin, oh, kumusta kayo dyan? O, sige, lilipat namin kayo, ha? O, yun, nilipat yung mas malaking impyerno. Sama naman, ha? Ganun-ganun, kaya nga iwasan natin mapunta tayo doon. Meron pa ba dito, hindi sigurado sa langit? Gado ka na, Kenneth? Sa impyerno? Saan ka mo? Sa langit? Ikaw, Adam? Ikaw, Mark? Ikaw, Rafi? Siguraduhin natin yan. Kaya natin inaaral to. Ngayon, kung ligtas ka na, the more na inaaral natin to, Revelation, yung lalo ka dapat na gigising, tutulog-tulog ka dyan, yung kapitbahay natin, di paligtas. Ayan, tigas ng ulo nila. Meron pang iba. Hanapin natin yung mga maliligtas pa. Amen? So yun yun ha, yung ano ko doon, pananaw ko doon, nasa impyerno na, bibisitahin pa. O yun, nilipat. Last! Ay, basa nyo, ready, go. And the moon shall be confounded, and the sun ashamed, when the Lord of hosts shall reign in Mount Zion, and in Jerusalem, and before his ancient glories. Parang lungkot nyo. So, may parallel ba? Sun and moon? Revelation 6. Matthew 24. Luke 21. Ah, 21. Tama ba? 21 and then Mark 13. Lahat yun. May sign sa moon and stars. Bakit madalas yung moon and stars? Eh, kasi nga sila yung titignan mo sa langit. Sila yung prominente dun eh. Yung araw, pag yan ay talagang sumika, talagang lumakapigil. Pag mainit, mainit. Pero sabi ito, sila daw ay, yung moon muna, yung moon din, gano'n, pag walang araw, sa gabi, alam mo na, napaka-majestic, kaya ba, sinasamba yan. Pero sa Diyos, wala lang yan. Sabi nyo, confounded. Pag sinabing confounded, malilito. Yung ganda mo, yung majesty mo, malilito. Parang malilito yung moon. Di ba madalas yung confound, lagi yung isa sa mga parusa, tsaka man nangyayari sa mga taong either natatalo na, di ba? Alam mo, magaling kayo. Bakit natatalo tayo? Nagkakalituan na yan, nagkataranta na yan. Ibig sabihin, ganun din yan. Yung moon, confound, and then yung sun, paano maging ashamed yung sun? Eh, siya nga yung pinaka malakas eh. Haring araw, yun ang tawag nila iba dyan, di ba? Kasi nga, pag judgment na ng Diyos. Kaya sa Revelation, gagamitin yan, medyo may magkakaroon ng sign, hindi lang sign, para silang ano eh, hindi yung paparusahan, pero ibig sabihin, may gagawin sa kanila. So, ano yung gagawin sa kanila? Hindi mo, ang hirap isipin eh, na mawala ba yung ano, yung araw, yung masisira ba yung araw? Siguro hindi naman, either yung blackness, matatabingan sila, pwedeng ganun. Kaya sabi doon, the moon and the sun shall be darkened, di ba? Either matatakpan or manghihina, hindi natin alam. Yung moon shall be turned into blood, yung sabi doon. Yung sabihin, parang either matatakpan din or mababawasan yung ningning. So bakit daw? Kasi nga, pag ang Diyos na ang naghari. At again ha, sa, ano yan, sa Revelation later, yan na yung mangyayari. Ang Diyos na yung pinakamaghahari. At sa Mount Zion, yung picture ng parang headquarters ng sa, ano eh, ng New Heaven and New Earth, and in Jerusalem, and before is ancients, gloriously. Ba't nabanggit yung ancients? Kasi yung mga matandang tao, kasi may mga matandang tao na lagi natin nag-usapan, di ba? Sa history nyo, galing talaga ni King Cyrus, yan, mga ganyan. Kasi tinalo niya yung Babylonia, ang galing! Ay, mas magaling yung lolo ko, di ba? Mas magaling yung dati pa, mas magaling si ano, sa Greece naman, di ba? Si Leonidas ba yun? Totoo ba yun? Alexander the Great? Yung mga matatandang ano yan, glorious yan, pero lalo na ang Diyos. Parang sinasabing ganun, baliwala yung mga kilala, nasa libro na nga lang sila, wala silang ganun yun. Inaalala na lang, minsan hindi na pinag-aaralan eh.
luma na, nalaos na, minsan inaalala, minsan hindi. Pero pag ang Diyos na naghari, alam natin sa Revelation, tsaka sa millennium muna, and then new heaven and new earth, napaganda. Amen? Amen. 13 minutes pa ako, ano gagawin ko? Balik tayo sa tema natin, ito yung gusto ko sabihin kasi. Nasabi dito ngayon, kaya ang gusto ko sabihin dito, huwag kayong mahihiya na i-proclaim yung impyerno minsan. Hindi natin gusto doon, pero huwag kayong mahihiya. Huwag natin pag-usapan yung impyerno. Ah, sige, huwag na nga lang. Yan yan, binidikdik nga sa atin ng Bible eh. Yan ang mararanasan nyo, parang ginasabing ganun. At ganyan talaga, kaya again, pag soul winner ka, alam mo yun, binabastos ka pa, binabastos yung salita ng Diyos. Papantayin din tayo lahat ng Diyos. Ngayon, binabastos ka, later, ikaw naman yung itataas. Handaan niya yan. Kaya isa mga, ano nung mga soul winner yan eh. Kaya nangihina tayo minsan eh. Alam ko yan. Kaya nga iba, hindi na ginagawa yan eh. Kaya paganda na lang yung church, kesyo, pagandaan dito. Hindi na nag-soul winning. Ano nangyari? Nailipat. Kasi minsan ayaw mong balikan yung thought na panapahiya ka eh. Na totoo lang. Pero kailangan, walang ibang way. Amen? Kaya si Mrs. Iba, nagpapakilala ng ano eh. Mga taga PLDT nga pala kami. Si Mrs. Iba, anong kinalaman nun? Wala lang, siguro. Kasi medyo na ano siguro tayo, di ba? Pag nakabastos tayo, parang hindi ba alam? Ano yung ganun eh. Pero hindi na kailangan gawin yun. Pag medyo na na-feel yun, nakabaliwala tayo, alalahan na nila yung mangyayari sa kanila kung hindi sila maliligtas. Proclaim niyo yun, yung takot na yan, sinabi sa Jude, some save with fear. May mga tao talagang kailangan takutin mo kasi magmayabang. Yan sino niya, pag sense ko na mayabang to, hindi ako gupo si Jude, tatakutin ko muna yan. Hindi takot, parang ganun. Mga kabataan, alam mo ba, impyerno, forever ka dyan. Yun naman ang totoo. Amen. Yun ang totoo, sabihin mo, kung ikaw yung matakot. Fear, the pit, and the snare are upon thee, O inhabitant. Napakalinaw niyan. So, ba't sinabi pa Isaiah? Kasi nga yung Isaiah, ilang beses kinote ni Jesus to. Totoo yan, Isaiah. At very powerful. Di kaya inaaral natin to. Hindi din tayo nahihiya, iba. Bihira akong nakakaalam ng ganyan na iniisa-isa yung major prophets. Bihira, pero meron. Okay? E, huwag na impyerno, yung love of God na lang. Paano nga malalaman yung love of God? Masabi sa Romans 5:8, but God commended His love toward us. O, love ang pinag-uusapan, di ba? In that while we were yet sinners, Christ died for us. Ba't napunta yung impyerno naman? Kamatayan ni Jesus. Kasi yun ang magliligtas eh. Kung wala tayong kinakatakutan na impyerno, na judgment, hindi mo rin ma-appreciate yung pag-ibig ng Diyos. Parang sa yung iba ganun, entitled ng tao ganun, eh, of course, dapat langit, di ba? Dapat langit, di ba? Sigurado ka, pag ginaganon mo na, kung medyo may konsensya pa yan, mapapaisip din yan. Huwag nyo nga hayaan na kayo yung takot, na gusto winning kayo, kayo takot. Magalang naman tayo eh. Sabihin mo lang yung totoo. Sabihin mo yan, yung takot, dapat magkaroon sila niyan. No, may positive way na takot, pero takot pa rin yun. At makita mo yan. Kaya nabagyan natin kanina mga ating walag, di ba? Pag walang nakikita mong ganun sa kanila, they don't even deserve to go back here. Wag na lang. They don't deserve it. Kaya iba sabi niyo, unfair. O talaga, in a way, mahal natin sila, pero makita natin muna yung takot. Yung paggalang sa Diyos, tsaka sa gawain ng Diyos. Amen. And yung snare, yan nga, again, gusto kong focus niyo sa snare. Nakita kayo ng mahirap na i-soul win. Imagine nyo lagi na natrap sila. So minsan pag-aralan nga lang dito, magandang ano, pag-aralan yan. Gusto kong i-posas yung sarili ko habang nag-preach ako. So, papakawalan ko. So, hanggang matapos yung preaching. Hindi ko kaya yun. Pero iba, ano, pag magaling kayo, alam mo eh. Mga polis, alam nila yan eh. May hairpin lang yung totoo sa pelikula, di ba? Kahit ano pa yung trap mo, kung alam mo kung paano gumagana yan, paano mo siya napakawalan? Eh si Peter nga, nasa kulungan na.
Nakawala po. Walang imposible sa Diyos. Amen. Yung mga unsaved pa, eh, pastor, ano to? Kandado, sarado, katoliko to eh. Anong pakialam ko? Amen. Subukan natin. Ay, lalo yung iglesia ni Manalo. Ganun din yan. Marami tayo nasolve na iglesia ni Manalo. Amen? Amen. Ikaw matakot. Sila matakot. Snare. Pero another point, makisip ko lang, ang the best sa snare, ano, yung iwasan mo na. Huwag mo nang, yung mga kabataan dito, inuunahan agad natin, basta bayaan mo lang yung main love, bayaan mo lang sila magano. Unahan mo lang kasi hintay mo pang matrap yan, saka natin nahatakin doon. Ano? Okay ka ba dyan? Saka pa, hindi, paiwasan mo na doon sa mga trap ng kalaban. Amen? Kasi masakit din yun. Eh, papalayain naman ang Panginoon eh. Gano'ng katagal? Ano yung mamimiss mo? Sino dito gusto makulong? Napalayain din ako kung 10 years yun. Makulong sa kasalanan. Maging dito yung prison din eh, no? So, pwede mong i-relate doon. Pero yung kanina parang prison, impyerno na yun eh. Fear and the pit and the snare are upon thee. So, kawawa po yung mga matitira dito. Ang gagawin natin? So, mahirap eh. Alam na mahirap. Magplanuhan natin. Ano yung magagawa natin? Yung iba naman dyan, ginagawa rin yung ibang trabaho, sa ibang lugar. Dito sa lugar natin, gawin natin. Amen? At marami pang way, ha, para yan, bukod sa ikaw mag-solwin, mag-train ka rin solwiner, mag-akay, mag-train din siya, turuan, supportahan. Lahat tayo pwedeng gawin. Hindi, again, hindi madali, pero kung nakikita mo itong mangyayari sa kanila, pwede mo ng motivation to eh. Negative motivation para makaiwas sila doon. Amen? Amen. Parang kulang pa eh. So, halo siya ng ano, ng hindi maganda para sa mga, ano, pero halo din siya. Tinapangako dito later naman ang Panginoon naman na maghahari. Therefore, naalala ko talaga si David. Naghari si David. Marami natuwa, pero marami ding nagalit. Yung iba sumunod, pero iba talaga hindi sumunod eh. Bandang uli, hinabol o pinatay. Si, sino ba yun? Sheba ba yun? Sheba, the son of Bichri, parang ganun. So, sana hindi tayo maiwan. Kasi, mangyayari at mangyayari ito eh. Anong gagawin mo? Papahuli-huli ka pa. Isa ka pa doon sa huli-huli. Sana wag na. Amen? Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. Again, more on warning ito, Lord. Sanlibutan. Ba't ganun din kami? Of course, kami ng representative nyo. Sanlibutan. Wow, magsipag kami, Panginoon, na totoo ang impyerno. Darating yan. So, I pray na ganito yung mga lingkod nyo, Panginoon. Palakasin nyo rin kami dahil hindi madali. Pag natrap na, ang hirap ng alisin doon. Posible naman. May point pwedeng gawin, Panginoon, na bago sila mapunta sa impyerno, Panginoon, maunahan namin, maligtas, hindi mo madala sa church, Panginoon, at maligtas, kaya maligtas na, yung bahagi lang sila ng kalooban nyo, Lord, sa church, maglingkod din sa inyo, Panginoon, again, unti-unti lang, matuto muna, at I pray na, especially kami, dito na rin lang, yung mga warning sa Bible ng ganito, Lord, hindi namin na ikahiya ito, Lord, magkos, Lord, talagang we top our heads around this, Panginoon. Intindihin namin bakit. Yes, tanggapin namin. Daming negative sa mundo. Pag kayo mag-judges na, gano'n na naman. So, I pray. Iwasan to. Katulad na ginagawa ng marami. Hindi kami gumaya pa doon. So, ma-realize namin, Panginoon, yung judgment na mangyayari sa mundo. Therefore, maganda. Tulungan, Panginoon, yung mga maliligtas pa. Ang bawat isa sa amin, ganun din, Lord. So, ilang po, Lord, kaya manulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.